mami, ayan, andito tayo ngayon sa ating pamamahay kasi maglilinis o gagawa tayo ng ating mga gawain sa araw-araw. Ayan. At ayan na, mga kamami, ayan, ang dami-dami kong tiklupin ng aming mga, naglaba kasi ako kahapon, kaya magtitiklop tayo mamaya. Ay nako, buhay, mami. Guys, ang aking lilinisin ay yung walis-walis lang at saka mop. Ayan, malinis naman yan, guys. Syempre ganyan naman talaga tayo, walis-walis at mop lang ang ating gagawin, diba? Was mop lang at saka walis. Kaya akala ng iba, oh di ba, mga kamami, akala ng iba ang trabaho ng mga nanay ay madali. Di ba? Hindi madali yan, guys. Syempre nakakapagod din. Akala lang nila yun madali, yun nasa ano ka, yung nasa bahay ka lang. Hindi. Nasa ko tumatahol. Tumatahol, may ayos yun. Thank you.
tayo ay magtitiklop na mga kamami. O, diba? Ganyan talaga yun. Mukhang umiihi ang aking alaga. Ang hirap talaga kapag ikaw ay ano, housewife, o diba? Housewife, ang inaanin, housewife lang. Bakit? O diba? Bakit ang isang housewife ay kung may sweldo yan, malaki. Diba, malaki yung sweldo kapag housewife? Kasi almusal daw. Meron pa nga akong tiklopin. O, yun naman ay mga ano yun, mga underwear. Diba? Unahin muna natin to. Kasi kailangan tiklopin muna to bago yun. Bago ko tiklopin yung mga underwear, unahin ko muna ito. O, balik sa ating topic ay ang pag plain housewife. O, diba? Yung sinasabi nilang plain housewife, lagi nilang iniisip ko lang sariling kita. O, diba? Wala silang sariling kita. Yun yung lagi nilang dinidikdik sa utak ng tao. Di ba nila alam na pagiging isang plain housewife ay napakalaking role sa ating mga nanay. O, diba? Isipin mo naman. Ikaw na yung pag wala yung asawa mo, ikaw na yung magdidesisyon kung ano yung gagawin nyo. Oh, magbibigay, papasok lang yan sa trabaho, magbibigay ng pera para babudgetin nyo. E paano kung ang perang ibibigay niya ay kulang na kulang sa mga gagawin o bilihin o mga needs ng ating mga anak? O sino bang mag-iisip ng pandagdag at saan kukuha para madagdagan ang ating mga panggasto sa araw-araw? Diba tayong mga nanay? Kapag nagkasakit pa sila, sinong nag-aalaga? Tayong mga nanay. O paano masasabi nilang plain housewife, eh walang trabaho, walang kita. Oo nga, walang kita, pero nahalagaan mo ang iyong pamilya at naasikaso mo. O, diba? O kagaya nung yung iba, mga nanay na walang choice dahil wala talagang income. O kaya yung mga nanay na maraming mga nanay ngayon na hiwalay na ang nanay ang iintindi o nagiging obligasyon niya ang kanyang mga anak. Diba? Sino? Saan sila pupunta kundi ang ano nila doon? Ang init. Ang ano nila doon ay pumunta mag-a-abroad o anong trabaho nila doon, DH, o wag na ding ilalang yung DH kasi ang DH ay napakagandang at napakagandang trabaho yan. Diba? Kaya sana naman kayong mga nanghuhusga na ang mga nanay ay walang nanay lang o plain housewife, tang huwag niyong ilalang yun kasi napakalaking role yun sa ano, sa isang pamilya. Napakalaking role niya bilang isang nanay taga bukas at taga budget ng kanilang mga budget o nagbabudget sa kanilang pangailangan. Pag hindi ka siya yung bigay ng kanilang mga mister, tayong mga nanay ang nag-iisip o naghanap ng pampupunan. O, diba?
pampunan. Kaya bilib ako o saludo ako sa mga nanay na katulad ko na plain housewife o totoo yan mga mami. Ako ay isang plain housewife lang sa aking dalawang mga anak. O diba? Sa aking dalawang mga anak na yung umaga na papasok sa umaga ng alas 5:30 kailangan kong gumising ng 3:30 para magluto at mag-asikaso sa kanilang kakainin at babaunin. O ganyan ako pa kasipag o kaaga kapag may pasok. Eh ngayon holiday, naglinis ako ng tiklok muna. Bukas pa yung pasok nila. Kaya ganito muna ang ating gagawin mga kamami. O hanggang sa muli nating pagkikita sa aking aking YouTube. O hanggang sa muli nating pagkikita mga kamami. Thank you sa inyong suporta sa lagi kong pag-a-upload na nandiyan kayo palagi sa aking channel na nanonood. Oh, thank you, thank you. At ito ay bagong gising pati ng mga puro. Ang pawis ko pa. Oh. At paalam, bye-bye! Hanggang sa muli!